Magandang hapon po sa inyong lahat. Tinadala ko talaga in relation sa pastoral training is pastoral care. Pag-aalaga ng mga sugatang pastor, yung mga dinuguang pastor ang sinasabi ni Pastor Philip. So, kailangan mga duguan, yung mga langgasan ng mga sugat, and napaka-importante. And another challenge natin sa ating ginagawa sa pastoral training, so it really ministers to the heart. Yun yung ano, ang topic kasi skills across the hands, ano, yung mga theology ni Jason at saka ni Nathan, mga head, but ang sa amin ay mga pusong sugatan. Yan. Isa pong dinala ngayon dito para to intensify, mas malayo yung journey ay yung Asian Access. You can Google it, no? WW Asian Access. Primarily, ang kanyang tinuturo is the same values and philosophy na ginagawa natin sa topic. Ang kaibahan lang ay pumipili lang po ng 12 to 16 people, pastors, primarily pastors, pero hindi exclusive, but primarily pastors. And we will journey with you for 2 years. At sa dalawang taon na yan, we'll be meeting four times in a year. So 8 sessions siya in 2 years. At doon po ay ang isang uniqueness is yung community life of mentoring together, o yung sinasabi dito na coming alongside and collaborating as one. So bahagi po ng teaching sa gabi ay yun lang, yung langgasan ng sugat, magdiniguan, magtawanan, magkapihan, and things to build that community. And in between times ay meron po silang mentoring. At I provide yung resource material. So they at least meet 2 times at nag-strengthen sila. Sari-sari ang ginagawa nila to be able to do that. Yung isang grupo, mag-meet sila sa Monday, ang usapan na they will practice firing. Kasi yung isa, meron siyang access. So, part ng bonding, kung sila Jason, yung grupo nila, mangingisda sila. Doon yon. So, hindi lahat ay usapan ng ministry, hindi lahat seryosong usapan. But basically, we discover and we rediscover again what it means to be human. Kasi yun po yung nakakalimutan natin when we are in ministry. Nakakalimutan natin yung pagiging tao natin. We forget to cry, to laugh. We forget just to relax and enjoy the ordinary things. At kung yung po ay nakalimutan natin, ay there's something wrong sa ating buhay. So we have started the first batch and we are about to think through what's the next, no, mga next batch. So right now, nag-umpisa po sa Metro Manila and Luzon, Bulacan. But we are thinking how to bring this also in Visayas and Mindanao. So ito po ay magko-complement doon sa ginagawa basically ng topic na training. At po sa topic, meron na sa Luzon, nag-experiment na sila ng coming together. This will really complement what the role is doing. But this is more intentional, long, 2 years at least. And through that, you will multiply yourself. Another area that mentor link, so yung mentoring po na bahagi ng topic, partners ng topic, ay we are providing the mentoring side of it. And this mentoring ay ginagawa na po at my 6 years of engagement with international care ministries, base nyo ay alam ito, ay we have developed the structure and the resources and the continuing mentoring together. Doon lang po sa International Care Ministries, mga pastor sa Visayas and Mindanao, si Pastora, alam niya ito, there are about 5,000 pastors meeting every month. They are in 86 districts. So what I have done is to provide the training and provide the tools, at ang ICM, meron silang sariling structure to make that possible. Kaya nangyayari yung 5,000 kasi naka-connect siya doon sa existing structure that ICM provides. So isa po yun sa strategy na ginawa ko to be able to scale, kasi ang ICM ay scaling so that more people, more pastors
being rich, especially mga pastor who are ministering to the poorest of the poor ng ating country. But there, so I have developed yung peer mentoring group. Yung sinasabi ni pastor, no? Hindi mo kailangan yung matandang pastor. Hindi mo kailangan yung maraming alam. Dahil bawat isa sa atin can minister to one another. At yun po ang essence ng peer mentoring group, and I have developed a material to do that. But this year, I am taking a new initiative by which for 1 year, I will journey with a group of pastors. At Philip and I are organizing this sa Zamboanga Peninsula. Hindi ko alam kung kaya-kayanin yung lahat na yon. But I will be going 3 times a year. One is sa isang first na session, mga overnight or 2 nights, we will discuss ano yung realistic. You will learn what it means to be living a mentored life. Kasi tayo po, marami tayong tormentors sa buhay. Di ba? Yung fellow pastors natin, tormentors din yan. Di ba? Yung ating board of demons, sabi nga nila, tormentors din yan. And then, pag hindi natin na-care yung misis natin, tormentor din yon. Di ba? So, kaya ngayon, yung talaga, yung wow, inibigyan namin ng emphasis yan because many times, ay layas lang tayo ng layas. So, siyempre, si misis, pagbalik natin, lahat ng karga niya, ibubuga sa atin. Kasi sabi niya, ikaw, pangiti-ngiti ka, pa-shake-shake hands ka pa doon, pakain-kain ka, may driver ka pa. Ako dito, iniwanan mo lahat. So, magbubuga yon. So, yan. So, but, ang basically, pastors don't have someone they can trust to open their hearts. Kasi sa church po, at sa ating mga denomination, maraming Judas. Kaya hindi tayo confident to really open our hearts. So we develop this safe place, safe relationship that we relate with one another basically just by grace. We can tell our stories. We can open our hearts to brokenness. At ma-realize natin, there is joy and there is power when we discover the fellowship of the broken. And I will share more of that this tomorrow morning. So secondly, you will be equipped. How do you really begin to lead as a mentor? Kasi yung ating mentoring, yung ating leadership sa church, many of the leadership development that is developed today is geared towards how we can become skillful pastors. There is a book nga by Jay Adams. Is it Jay Adams? Skillful Shepherd. So it's more of what we do, you know, and most of the time ay yung presence ng influence ng management, the corporate leadership, we become managers, not mentors. So our engagement sa ating mga fellow, sa ating mga elders, sa ating mga deacons, as I call it, is basically around functional relationship. Imagine nyo, pag nagmi-meeting kayo, what do you talk about? Ministry, programs, ROI, yung mga word na yan, nakakatakot yan. So sabi niya, so pataas na pataas yung sweldo mo, pastor, pero hindi naman tayo dumadami. So yun na nga, pag-uusapan na kayo, kung hindi kayo atin ng mentoring ni Philip, delikado yung gan. So yun yung ano, so we move from functional relationship to formational, that we grow together. Kasi nangyayari, karamihan ngayon, instead of growing together, groaning together. Groaning together. Of course, importante yung groaning, we still groan. Pero, kaya nga, instead of joy, ay kumisan, disappointments and things like that. So, yun po yung gagawin that we can start, that you'll be learning how to be mentored, living a mentored life, you begin to lead, mentoring others. A third session is how do you pass it on so that you develop a mentoring movement in your local church, mentoring movement among the pastors and so on. So this is a new initiative that we are doing. I started this ministry of mentoring in 2003, but it came from campus ministry 25 years, and now I think I'm ready to pass on the message.